nga pala kay MG, Agent Official ng Taiwan. So yan mga ka-AZ, meron naman tayong bisita ngayon. So gusto ni sir kasi mag-convert ng carb. Gusto niya daw subukan yung mga tinatawag na round slide compared dun sa stock carb. So ito yung stock carb ni sir. And so naka-stock siya. So gusto niyang makaranas din ng ibang power. So pero medyo budgeted si sir, so kaya bumili lang siya ng ganitong carb. Class A lang po, class A lang na 28 mm kasi medyo budget si sir. Pero so sabi ko sa kanya, walang problema. So itong stock na class A ng 28 mm, so gawin natin original. Gawin natin original. So papakita ko sa inyo mamaya paano gawin yung na maganda pa rin yung tono, tsaka maganda yung takbo, tsaka meron pa rin siyang power, tsaka aggressive pa rin yung accelerator. So papakita ko sa inyo mamaya kung paano gawin. Yan. Ganyan. Pag tinaman ka talaga ng upgrade dito sa Solana, sarap na talaga bumili kahit ano. Yun, tilt-table palitan din natin. Kasi sayang naman kung magkakating tayo sa original tayo. Baka sakali mapag-isipan ni sir na bumalik sa dati. So magagamit pa niya yung kanyang stock na throttle cable. Sir, para saan ito? Ito yung isa, ito yung throttle. Ito naman yung reverse, ito yung isa. Yun yung sa throttle. Ito yung throttle. Throttle cable, saka ito sa pabalik. That cable ba ito? Hindi. Throttle cable din. Meron kasi itong isa, meron kasi siyang reverse. Ayan. Ayan, dalawa. Kaya, dalawa. So, yung papalitan, yung ito lang? Isa lang gamitin natin. So, ito kasi, ito yan. So, hindi pwedeng gamitin dun sa round slide. Hindi pwede. Taka, sayang din kung ito rin puputulin natin. Sayang, baka sakali mapag-isipan mo na magbalik. So, yan, magagamit pa yung cable. Tanggalin na natin itong dalawa. So ito yung carb ni sir na 28. So ang gagawin natin dito para maging original pa rin siya kahit class A, papalitan natin yung laman loob. Ayan. I-upgrade natin yung laman loob niya kasi malaki masyado yung mga jettings dito. So gawin natin, tanggalin natin kasi sobrang lakas kumain ng gasolina pag ito yung stock na gagamitin natin, pass lock. So, gawin natin. So, ito yung tanggalin natin. Yung main jet, tsaka yung slow jet. So, papalitan natin yan. So, tanggalin natin ito. Tsaka ito yung isa. Tanggalin na rin natin ito. Kasi masyadong malaki yung mga jettings nito eh. Kaya magtataka ka bakit ang hirap ito, no? Yan, ito tanggalin natin ito. So, tanggalin din natin ito kasi sobrang laki ng butas na ito. Ayun, napakalaki ng butas. Oh. Yan. Tsaka yung sa hangin, ito, ang laki din ng mga butas ng hangin. So, yan. Ayun, papalitan natin. Ito, babalik lang natin ito. Huwag nyo nang palitan yan. So, babalik ka lang yan. Yan. So ngayon maghanap tayo dito sa kit ko. Itabi nyo na yan. So maghanap ako ng mababa lang yung slow jet. Yung slow jet mababa lang, tapos mababa rin yung main jet.
para hindi takaw sa gas, pero malakas, may power. So ayan, nakahanap na tayo ng match na slow dit sa kaminjit. So ito yung stock, malalaki yung butas. Ayan, ito nasa estimate ko nito nasa 150. Nasa 150 yung minjit. So sobrang laki. Tapos ito, estimate ko nito nasa 50. 50 yung slow jet. So ito yung papalit natin. Ito is 40. Yung slow jet is 40. So ang magmamatch kasi sa 40 na slow jet na minjit, sa minjit yung lalagay natin is 115 sa minjit. So yan yung match para maganda yung sunog ng spark plug. Yan, 40 15, yan yung match. So yan yung ilalagay natin dito. So ito na yung ilalagay natin. Yan, match yan, pasok yan, oh. Yun, tsaka ito 115. Yun, saktong sakto. Tapos higpitan lang natin yung sakto lang, huwag yung sobra, basa baka mabasag. Yun, so yun na, 40 slow jet, 115 yung main jet. So yun lang yung technique dyan para kahit Class A siya, pag pinalitan mo naman yung laman loob ng mga original tsaka tamang settings, magiging original na rin siya. So hindi kailangan, yun lang naman po yung importante dun. So 28 mm. Yan. So tingnan natin mamaya yung revolution kung maganda. So yan. Check natin yung needle. Check natin yung needle. So yan, sakto na yan. Nasa gitna. So okay na, nasa gitna. So ibalik natin. Tsaka huwag nyo palang kalimutan to, itong kanyang vacuum, kailangan takpan nyo rin to, kasi pag hindi nyo to tinakpan, hindi maganda yung minor taas. So yan, dapat takpan yan, nakasarado yan. So yan, bago na to ilagay, mag adjust na lang tayo para hindi tayo mahirap mag adjust doon, tsaka na lang natin i-review kung medyo kapos ng konti, tsaka na yun mag adjust ulit. So ganito lang po yung pag adjust. So isarado muna natin ng sarado. So yan, sarado. So pipihitin lang natin ng dalawang buo tsaka kalate. So ito yung pointing. So open tayo ng 2.5 turns. Yun yung kalahati, isa, tapos nagdugan natin ng isa, dalawa, tapos itong point na to ilagay natin sa ilalim. Yun yung pangkalahati, yun yung kalahati. Yan, so yan, 2.5 turns. So ito naman yung cable sa STX. So
Ito naman yung tanggalin natin kasi hindi to pwede. Ayun na. Bakit tatanggalin natin kasi ganito siya. So kailangan tanggalin para pumasok yung cable talaga dito sa loob. So ito, tanggalin natin ito. So ito yung magiging starter niya dun sa truten. So yun para sa screw. So yun, puputulan natin ng mga 1 inch. Tapos ito yung pang stopper natin, ah. Yung rivets na 1/8. Yun. Ito yung rivets. So ayan, rivets lang yung gawin nating stopper. So, try natin kung sakto lang. Yun. Tapos, try natin ito. Kung sakto. So yun, no? Saktong-sakto, walang labis, walang kulang. Yun. Yun. 28mm. Yun, dito lang. Yun, no? Hindi na kailangan taasan. Sakto lang. So ayan, na-fit na. So, try natin. Try natin start kung okay. Test. Ayan. Try natin yung ribs. Ayos. Ayos. Sen, okay na yung setup. Balik pa rin natin yung kanyang original. It's my life.